Isa sa mountaintop na pinupuntahan ng mga tao dito sa Matanao area kung saan makikita mo yung mga bulubundukin na parang ganong kahoy. So, yun. So, punta tayo doon sa I love you na ginawa nila. So, let's see. Ayan, yun. So, it is what it is. Pag nandito ka na sa taas, so, talagang mahangin, tsaka malamig. Malamig na yung hangin. At itong pinuntahan namin, talagang mataas siya. So, halos makikita mo lahat dito yung mga tinitignan dito na mga mountain tops na mga pinupuntahan ng mga tao. So ito yon, pero may mas mahaba pa doon sa medyo malayo na yon doon. Pero itong area na to, marami nang dinidevelop para ayun, puntahan ng mga tao. Well, para sa akin hindi naman siya ganun ka-attractive. But kung gusto mo magpa-unwind, yung malamig na hangin, malayo sa gabihasnan. pero nakakapagod kapag umakyat dito kasi ayun, kasi ang taas tsaka yung hagdanan yan. So baliko-baliko sinadyaan nila, baliko-baliko para hindi mahirap sa pag-akyat. So nakakapagod. Ayan, so, kasama ko yan, muntik na, pagod na pagod na. Aba, tara. So, tara. Run pa tayo. So, ayan, nandito na tayo sa mismong peak ng mountain top na to. So, makikita natin yung ibang mga ano doon, may mga ginawang view deck at saka dito. So, ito yung mga lugar kung saan. Ito yung ano dito eh, ano pangalan nila, nakalimutan ko. Basta malapit na siya sa ano to, yung Asbang area. So, Matanao Davao del Sur pa rin yun. So, ayun. Under construction pa rin yung mga daan. Pero at least ito, yung mga inaayos na lang ng mga daan. Simentado na talaga. Pero may mga iba pang mga destination dito na sobrang ganda. Tulad ng mga cave, falls, na yun naman ang pupuntahan natin next time. So, kung makikita nyo yung mga ano dyan, mga bahay-bahay, yan, may mga community dyan. Usually, ang mga tao dito, mga native, yung mga blaan, sila yung mga native dito. At yun, may mga Bisaya, siyempre, halo-halo na. At yung, well, dati medyo may ano sila, prejudice or may mga contradiction with each other, but later on na ano na yung mga ganon kasi nga ayun na socialize na yung mga ibang mga native. To nag-aral na rin sila at ayun, na ano na yung mga tao, tawag nito, na nakipag-socialize na siya sa mga nasa mga syudad at saka naging mga yung mga Bisaya. So kadalasan mga tao dito halo na Bisaya, Blaan, ganon. So ayun. At mayroon pa din doon. So ayun, dito area na to, patuloy pa rin yung daan. Kung makikita niyo yung mga yung bandang doon. So patuloy pa rin kuno-construct yung magandang daan para mabukas talaga sa turismo ang lugar na to. At isa pa doon is maiwas yung mga tao sa, alam nyo na, sa bukid, sa bundok. Dito banda area dati ang daming
mga rebels. So masasabi natin na talagang, kasi okay din naman siya na lugar, so masasabi natin na nandito rin sila pumupugad dati. Pero ngayon kasi, ayun ha, madali na silang, tawag nito, madali nang ipuntahan ng mga tao, madali nang mga maabot na agad ng government. So dahil doon, ayun, mas naging pamundok pa siguro kung may mga rebels man, at siguro umalis na rin sila sa mga lugar na to at pumunta na sa mga ibang lugar. Kasi nga dito talagang inaano ng gobyerno na ma-develop talaga. Kasi maganda naman ang area na to eh. At tanaw na tanaw mo yung buong kalupay ng Davao del Sur. Partly pala is Matanao Davao del Sur. So ayun, mayroong view deck din doon. Ito, view deck din yon. So may mga hotspot dito kung saan maganda talaga. Kasi nga yon, may mga waterfalls. So yun naman ang pupuntahan natin next time. Kaya see you there. At para naman pala sa mga heartbroken, sa mga sawi dyan, pwede nyo isigaw dito yung ano man yung mga hinanakit nyo. Pwede dito kasi ayan, lalo na gayto hapon, wala nang tao. So kung ano man yung mga hinanakit nyo, isigaw nyo dito. At walang makikialam sa inyo. Kaya eto, ayan. Punta kayo dito at isigaw nyo yan para mawala yan sa dibdib nyo. So ayan, bababa na tayo, pauwi na. So malamig dito, siguro pag tanghali sobrang init dito kasi walang kahoy, pero yung hangin andun pa rin, malamig pa rin yun. So mahirap dito pag umuulan, yun mahirap yun. At iwasan yung pumunta pag umuulan kasi nga yung gayto yung mga daanan nila, syempre madulas to. At may mga ano pala to, binibilang na ilang steps pala to para pag may matanda pumunta dito, tatanong doon, ilang steps ba yung nandyan? So hindi na susupok pag lalo na pag may edad na, lalo na pag medyo masakit na yung tuhod. So medyo matarik yung pababa nila kasi hindi paliko-liko, pababa diretso. So medyo matarik siya. Iwan ko lang yung kasama ko. Yung pababa pa naman ang pinakamahirap kasi mas masakit sa tuhod yun eh, yung pababa. Kasi nga yung ano mo, yung pressure, mabigat ka, tapos pinipigilan mo yung ano mo, yung tawag dyan, yung gravitational pull ng katawan mo. So yung bigat ng katawan mo binababa, pinipigilan ng tuhod mo, so mahirap siya. So request ko sana sa may-ari dito next time, paggawa ng ano, escalator. Parang hindi na kami mahirap pumunta sa tuktok, aba. Sabi ko yung may-ari, paggawa ng escalator to. So request sa mga gumagawa ng mga ano diyan, sa mga mountain top. Sir, mga sir, gawin niyo ng escalator. Joke lang. Sabihin natin si ma'am yung nagbabantay dito. Oh, yung kasama ko naiwan. Lakad matatag! So ayan, Friday ngayon, hapon na. So kailangan na namin umuwi kasi nga it's a preparation day. So kailangan namin umuwi at magpe-prepare pa ako sa aking sa aming ano pala bukas, sa aming pagsamba. So ayun, kailangan na namin umuwi. So safety naman, dati nakakatakot dito kasi nga ayun, ayun nga, in between sa pagiging native mo dito tsaka ano, so mahirap. Yala. Ha? Anong gusto mong bilhin? So ayan, may paninda si ate dito. Ano? Te, grabe. Kapoy kayo, te. Sunod, te, kanang request na ko, te, baba. Butang nga, escalator dia. Ay, para dilin ang saka. Escalator kay kuan ba?
para masakay na lang padulong dito pababa, no? Tensya. Oh, padala sa bulsa. Uy. So, ayun. Next time daw paano ni Ante? Gagawin ng escalator para hindi na kayo maharapan pag pumunta kayo dito. Ay, oh, not too obvious. Hello, sir. Yarase, Dabaw. So, ayun, salamat.